shout out tayo mga idol sa ating mga member na sina Nord Janela, Ate Bing Batingbear, Matt Miraboyno, Miss Miami Laurel, Ava Atinder, Los Paul, Ate Sai, Idol Marvin Maliberan at Jovanex. Mga idol, kung gusto nyong mapakinggan ng buo ang series ng ating mga kwento sa Di Katakutan Stories at sa Marky TV mula part 1 hanggang sa katapusan, pakiclick ang link na nasa ating comment section at pakisubscribe na din ang isa nating channel na nag-upload ng mga series ng ating mga nakaraang kwento. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Alam na nito na narito sa gubat ang ilan sa mga albularyo na kaibigan ni Nanay Sita. Kaya hinigpitan pa nito ang pagbabantay sa lugar. At masaya itong si Bakunawa dahil nakuha na nila ang atensyon ng mga taong pumatay sa kanyang kapatid ni Bangkok. May paghiganti na din niya itong si Pinonong Bangkok. Habang naglalakad sina Tatay Mauricio at si Arturo at naghanap ng ibang mapapasukan doon sa yungib, napatigil ang dalawa at agad na nag-uusal si Arturo ng mga orasyon. May naramdaman na din itong si Tatay Mauricio. Pagkatapos, sabi ni Arturo, mukhang may mga paparating Tuy Mauricio. Kailangan muna natin na magtago. Nang makakita ng mga malalagong baging ang dalawa doon sa batuhan, agad silang nagtago nito. At makalipas ang ilang minuto, may nasipat silang dalawang kalalakihan ang paparating. At ramdam kaagad ng dalawa ang karga ng mga ito. Sabi ni Arturo, inkanto ang isa sa dalawang yan, Tuy Mauricio. At ang isa, ito na marahil ang sinasabi nilang antinggiro. Nakita nilang tumigil ang dalawa sa tapat ng kakahuyan. Ang sabi ni Tatay Mauricio, mukhang mapapalaban agad tayo ngayon, Arturo. Kung anting giro ang isang yan, salapit natin sa kanila. Kahit na may mga matataas na puder pa tayong taglay, maramdaman tayo ng mga ito. Alam din ito ni Arturo. Pero ang sabi ni Tatay Dadoy, huwag munang lalabanan ang mga ito. Pero nakapag-isip na ng paraan ang dalawa. Kung sakaling maramdaman at makita sila, dadalhin nila ang mga ito doon sa ilog para doon labanan. Sa layo ng ilog dito sa yungib, hindi na sila maramdaman pa ng ibang mga engkanto. Kaya na nila itong labanan nang walang pagpipigil sa kanilang mga kakayahan. Habang sina Ernesto at ang kasamang engkanto na si Gugog, ang sabi agad ng anting giro, Gugog, mukhang may nakakalapit na dito sa yungib. Naramdaman mo ba ang mga ito? Umiling-iling lang ang engkanto. Pero itong si Ernesto, ramdam niya talaga ang mga karga nila ni Tatay Mauricio at Arturo. Napakalapit na kasi nito sa pinagtataguan ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali, nag-uusal na itong si Ernesto ng mga orasyon. Pero bago pa ito matapos, tumalilis na sina Arturo at Tatay Mauricio. Mabilis na tumakbo na ang dalawa papalayo. Dumaan ang mga ito sa likod ng batuhan at papunta na doon sa ilog. Pero agad na naramdaman naman ito ni Ernesto. Gugog, tara na. May mga kalaban ang nasa likod ng batuhan. At mabilis na tumakbo ang dalawa. At nakita nila sina Tatay Mauricio at Arturo na papalayo. Agad na hinabol ito ng dalawa. Sa isip ni Ernesto, siguradong malalakas din ang mga ito dahil hindi basta-basta ang pagpasok at paglapit dito sa gubat, lalo na dito sa yungib, at lapitan ang kanilang teritoryo. Makalipas ang ilang sandaling habulan,
tumigil na si Arturo at Tatay Mauricio. Nakatayo ang mga ito sa gilid ng ilog at nakaharap at naghihintay sa dalawa. Nakatitig sila sa dalawang paparating na si Ernesto kasama ang isang engkanto. Nag-uusal na si Tatay Mauricio sa kanyang agimat ng saging at agimat ng kampana. Humanda na din itong si Arturo. Nang makarating na sila Ernesto, ang sabi agad ito, "Ano ang kailangan nyo dito sa lugar?" Habang ikinarga na din ang taglay ng mga agimat, mukhang mapapalaban sila ngayon. Ang engkanto naman, inihanda na nito ang hawak na armas na isang latigong baging. Ang sabi pa uli ng antinggero, "Ano ang kailangan nyo doon sa gilid ng yungib?" Si Tatay Mauricio na ang sumagot, "Ikaw antinggero, ano ang ginawa mo doon sa yungib? At bakit mo kasama ang isang engkantong yan? Ano ang ibig sabihin nito?" Ang sagot naman ni Ernesto, "Bakit mo din kasama ang aswang na yan? Mukhang may bala kayo na masama. Hindi pwedeng makalayo pa kayo at makatakas." Tumawa itong si Tatay Mauricio. "Tumakas. Sa tingin mo ba, tatakas kami?" Lumingon si Tatay Mauricio kay Arturo. At ang sabi nito, "Arturo, ako na ang bahala sa antinggirang ito. Ikaw na sa engkanto." Tumango lang itong si Arturo at pinag-aralan ang mga taglay ng kalaban. Ramdam din niya ang taglay na lakas nitong si Ernesto. Pero ang engkanto, wala siyang naramdaman na kakaibang pwersa nito. Katulad din ito ni Dambuhaw na sa unang pagkikita nila, wala silang naramdaman na pwersa. Pero nakakagulat kung makipaglaban. May kakayahan siguro ang engkantong ito na itago ang mga karga na katulad din ni Dambuhaw. Napatigil sa pag-iisip itong si Arturo nang makitang mabilis nang tumakbo si Tatay Mauricio papunta doon sa dalawa. Gamit ngayon ni Tatay Mauricio ang agimat ng saging at agimat ng kampana. At nang makalapit ito doon sa dalawa, agad na pinagsusuntok ang mga ito. Napailag din agad ang dalawa. Napagulong itong si Ernesto habang usal ng usal na ito ng mga orasyon. Umigpaw naman paitaas ang engkanto habang nakahanda na ang dalang baging na latigo para hatawin si Tatay Mauricio. Pero biglang tinalunan ito ni Arturo. Dinaluhong ito at ibinagsak sa lupa. Inataki na agad ito ni Arturo ng mga kalmat. Pero mabilis din ang nilalang. Nakahulagpos agad ito sabay hataw sa dalang latigo. Habang sina Tatay Mauricio at Ernesto, nagkasukatan na ang mga ito ng lakas at taglay ng mga agimat. Mabilis ang mga kilos at galaw ni Tatay Mauricio dahil sa kanyang agimat ng saging. Mabilis din itong si Ernesto dahil sa agimat na taglay nito. Nang mapasandal si Ernesto doon sa batuhan at muntik na itong tamaan ng sapak ni Tatay Mauricio. Pero ang kasunod na sipa, tumama ito sa kanyang panga. Tumilapon itong si Ernesto sa damuhan. Pero agad na tumayo kahit na nahihilo ito. Agimat ng saging ang anas nito habang nakatitik kay Tatay Mauricio. Ang sabi na kanyang isip, mukhang malakas ang isang ito. Kailangan na mag-ingat. Malakas din ang mga atake niya. Ramdam ito ni Ernesto dahil sa isang sipa lang ni Tatay Mauricio. Tumilapon agad siya doon sa damuhan at ramdam niya na parang umikot ang kakahuyan. Napatigil ito sa pag-isip nang biglang umatake si Tatay Mauricio. "Ipakita mo ngayon ang lakas mo, antinggero," ang sabi
ni Tatay Mauricio na patuloy sa pag-atake kay Ernesto. Pagkatapos, may tatlong banyagang salita na sinasambit itong si Ernesto. At biglang napansin ni Tatay Mauricio na biglang nawala sa kanyang harapan ang kalaban. At nasa kanyang likuran na ito, isang hampas, tumba agad si Tatay Mauricio. Pero pilit na tumayo ito kahit na nahilo na din siya sa atake na yon ng kalaban. Sa isip niya, agimat ba ang gamit nito o orasyon na panlinlang? Bakit bigla itong nawala sa kanyang harapan? Pagtingin niya kay Ernesto, nakangisi ito at papasugod na sa kanya. Nang makalapit naman ito, biglang nawala itong si Ernesto sa harapan ni Tatay Mauricio. At agad na napagulong siya dahil muntik na siyang tamaan ng isang sapak galing sa likod ng anting giro. Pero agad na sinundan siya ni Ernesto at pinagsasapak. Pero iba ang tapang ni Tatay Mauricio. Wala siyang pakialam kung tamaan siya ng mga pag-atake ng kalaban. Ang importante, makakatama din siya.